Hello, good morning mga Lods. What's up? At nandito nga pala tayo sa Lias na naman mga Lods. Matraffic talaga rito. Magandang umaga nga pala sa inyo lahat mga Lods. At tayo nag-service. At pupunta nga pala tayo sa Bustos, Bulacan mga Lods. Nag-service na naman tayo mga Lods. At nandito nga tayo pala ngayon dito sa Lias Road. At one way nga lang pala dito mga Lods, kaya talagang ginagawa pa yung kalsada rito. Hanggang ngayon di pa rin matapos-tapos mga Lods. Laki nga bahala talaga. Tagal nilang gawin. Halos matagal na yun mga Lods, nakaganyan lang. Tagal ng proseso ng paggawa ng kalsada nila rito. Siguro mga Lods, makabutin pa ng pasukan ulit to ng mga estudyante mga Lods. Sigurado yan. Hanggang ngayon ay kukunti lang yung gumagawa. At yun nga mga kalods, ay pupunta tayo ng Bustos, Bulacan at mati-service tayo mga kalods. Mali maghapon pala tayo ngayong nandoon. Ay servisan muna natin si ate, silang mag-asawa mga kalods. Sayang din yun kaysa bibiyahe ka. Kaya kung bibiyahe ka mga kalods, sobrang traffic. Dahil nga ginagawa yung kalsada rito, matagal pa yan. Matagal na paghihirap pa yan mga kalods. Abala sa biyahe, marami talagang ano rito. Maraming naabala sa itong kalsada, ang tagal ba, ang tagal magawa. Yun na nga mga kalods, sa malapit natin malalagpasan yung ano dyan, yung ginagawang kalsada at hintayan nga pala yan. Pag nag-uwi yung kabila, hinto naman yung kabila mga kalods. Yun na mga kalods, samahan nyo ako sa aking biyahe mga kalods. Service muna tayo at sa bypass nga pala tayo dadaan mga kalods. Let's go! Yun na nga, kitang-kita nyo naman yung haba na naman ng traffic dito sa kabila mga kalods. Kitang-kita naman, napakahaba nyan mga kalods. Minsan sumasagad pa yan hanggang highway mga kalods, sobrang traffic. Grabe, haba nyan mga kalods, kikita nyo naman diba? Grabe talaga. Ay, konting taste na lang yung siguro yan mga kalods. Taste na lang tayo. Ganyan talagang buhay. Let's go! At yun na nga, magbabypass nga pala tayo mga lods. Pagdating nga rito sa may gasolinahan na maliit mga lods ay kakaliwa na tayo, diretso ng bypass. Pag diniretso nga pala nyo yun mga lods yung kalsada rin sa kabila, papuntang Bulihan. Bypass din ang lusot yun mga lods, papuntang Pandi. Kaya dito na lang tayo dumaan mga lods sa may diretso bypass para titingnan natin yung kalsada rito kung okay na. At medyo malubak-lubak pa rin talaga dito mga lods. Talaga yung mga kalsada dito sa Bulacan talaga, puro wala ka talaga makikitang matitinong kalsada, laging may lubak mga kalods. Puro lubak talaga maradaanan mo. Iwan ko ba mga kalods dito sa parte ng Bulacan talaga, grabe mga kalsada talaga rito, di talaga tumitino, puro lubak-lubak talaga mga kalods. Meron namang iba na nagagawa na, pero yung iba naman mga kapiraso na lang mga kalods, hindi pa nagagawa. Yun na nga, malapit na tayo sa bypass mga kalods. Titingnan natin dito kung may ginagawa pa rin ba yung mga kalsada rito. Yung plang flyover dito mga kalods eh, patapos na rin pala. Yung nakakunik papuntang expressway mga kalods, palabas ng Balagtas. Siguro mga ilang linggo na lang mga kalods, pwede na rin daanan yan. At medyo maganda-ganda na rin yung kalsada rito mga kalods. Yung pagpasok mo ng bypass saka yung flyover dyan, medyo tapos na rin pala. Kaya lang di pa nila pinapadaanan mga kalods. At gumanda-ganda na rin pala yung ano rito, kalsada.
Napakasarap na rin dumaan dito. Pero sa kabilang side mga kalods ay ginagawa pa. Kasi may higing 2 weeks kasi yan mga kalods. Ngayon lang ngayon, medyo ginagawa pa yung kabila, hindi pa tapos. Kaya dito muna, salubong-salubong muna mga kalods. Pero pag natapos yan mga kalods, sigurado napakaganda na ng kalsada rito sa bypass. Dire-diretso na po yan mga kalods, papuntang San Rafael, saka San Ildefonso, Nueva Ecija, ganoon mga kalods. Papuntang Norte, papuntang ano yan, papuntang Dingalan, Aurora mga kalods. Dito yung magandang daan, bypass mga kalods, napakaganda rin dumaan dito. Hindi ko lang alam mga kalods, pag natapos yung kalsada rito, kung lalagyan nila ng toll gate to, hindi na. Kasi pag lalagyan ito mga kalods ng toll gate dito, sigurado yung mga tricycle baka bawal ng dumaan mga kalods. Sa kaya maliliit na CC na sasakyan. At dito nga rin pala lusot niyan mga kalods, sa may Bulihan. Sa lugar na yung Minkanto na yun, Bulihan po ang lusot nun. Barangay Bulihan nga pala yun mga kalods. At gumanda na rin pala yung ano rito sa may gitna. Nialagyan na rin pala nila ng mga ilaw-ilaw para sa gabi mga kalods, yung maganda tingnan. Tara, let's go mga kalods. Marami pa palang mga bakanting mga lote rito sa kabilang side, sa right side mga kalods. Ay karamihan kasi mga nagtayo rito, puro warehouse, pabrika mga kalods. Unti-unti na rin mauubos to mga kalods. Marami na rin nagtatayo dito. Dati wala namang napakaluwag lang yan dati. Wala kang makikita mga pabrika. Ngayon halos marami ka na makikita mga kalods. Marami nga rin pala nagtitinda rito ng mga ano, mga suso sa gilid, talaba. Saka mga hito mga kalods. Hito sa kadalag. Marami ka palang maradaanan dito mga kalods sa mga nagtitinda. Pag gusto nyo bumili dito, marami mga kalods. Klase-klaseng suso meron dito. Tara, let's go mga kalods. Samahan nyo ako sa aking biyahe mga kalods. Service muna tayo. Pupunta nga pala tayo sa may Bustos, Bulacan, sa may bayan mismo ng Bustos mga kalods. Bali may mag-ikot-ikot lang pala yung sakay ko dyan. Meron mga pupunta sa mga kamag-anak mga kalods. At may dala nga kami pala dyan mga bilao na mga ano, sapin-sapin, kakanin, saka yung ano, mga puto kutsinta mga kalods. Ibibigay po ata yan sa mga kamag-anak nila ron sa Bustos. Let's go! Kitang-kita nyo naman mga kalods, napakaganda naman ang kalsada rin dito sa may bypass mga kalods. At wala ka nang masyadong makikita ang mga lubak-lubak dito mga kalods. Talagang pinapaganda rin talaga nila yung kalsada rito. Magiging 4 lanes pa yan mga kalods. Yung maganda nga yung kalsada rito, kaya masarap din bumiyahe talaga dito mga kalods. At medyo ginawa na mga kalods pag natapos yung kalsada rito. Talagang napakaluwag na. Parting Lisyada nga pala ito mga kalods. Barangay Lisyada. At sakop na rin pala ito mga kalods ng Bustos, Bulacan. At kumaliwa na kami dito mga kalods sa may ano. Ang lusot nga para pala nito mga kalods sa may bayan mismo ng Bustos, Palengke. Pag dinire-diretso po yan mga kalods, ang pinakalusot talaga niya. Maradaan namin yung Jollibee. Tapos ano yan mga kalods, diretso na yung bayan ng Baliwag din. Tulay, tapos may bayan ng Baliwag, dire-diretso na po yan mga kalods. Sa mismong simbahan ng Baliwag, dyan ang lusot niyan pag dire-diretso mo itong kalsada na ito mga kalods. Dito nga pala kami pumunta at mayroon kami dadaanan dito. At mayroong imimit na tao sila ate dito, kaya dito kami pumunta mga kalods. At yun na nga, dumating na kami rito sa may munisipyo ng Bustos mga kalods.
at hinihintay na lang namin yung tao namin imi-meet namin, ang kasamahan pala ni Kuya sa Australia. Ay, gusto pala silang magkita dito mga kalats, ay matagal na rin silang din nagkita, kaya dito sila magmi-meet sa may barang ano, munisipyo ng Bustos, Bulacan mga kalats. Ito yung pinaka-munisipyo ng Bustos mga kalats. Tara, let's go! At yun na nga mga kalats, so pagkagaling namin ng munisipyo, nag-uusap na sila ng dalawa ni Kuya doon sa kanyang kasamahan dati sa Australia, at bumalik na kami ulit. Dumaan pala kami doon sa tindahan kanina, bumili si ate ng mais. At yun na nga mga kalots, ay dito huminto muna kami dito sa Kalel, Kalel's Gutuhan. Nakakain daw muna kami mga kalots kasi tanghali na. Nagugutom na rin pala si ate sa si Kuya, kaya medyo malilibre din tayo na ngayon ng tanghalian mga kalots. Maraming salamat nga rin pala sa inyong dalawa ate sa si Kuya. Nalilibre tayong tanghalian ngayon mga lods. At balita pa nga lang din pala yung ordering ko dyan mga lods. Top silog. May kasama ng sabaw yan mga lods. Saka yung ano, lumpiang toge. Napakasarap ng lumpia dito. Saka guto mga lods. Napakasarap ng guto dito. Yung nagkataon lang na wala namang kumakain ngayon dito mga lods. Kaya kasulong-sulong muna namin. Medyo G11 pa lang ito natanghali. Mas masarap din kumain dito mga kalods. Marami ka rin pagpilihan dito mga kalods. Nakalagang 80 pesos. Meron na siyang gulay na kasama. May kamatis na. May pipino mga kalods. Tsura, naubos ko na yung pagkain ko. At na ito lang ang natira. Yung lumpia. Lumpiang toge. Napakasarap din ito. At yun na nga. Kami naka ano na mga kalods. Nakaalis na kami doon sa kinaena namin, at dito naman, dumaan naman kami rin sa kamag-anak nila mga kalods. At nagdala lang kami ng mga kakanin. Ang kamag-anak nga pala nila dito, yung kanilang business ay nagtitinda sila ng tilapia, live tilapia, tapos kasama ihaw mga kalods. Kung bibili ka rito ng 1 kilo, pwede mo na rin pa-ihaw diretso. 150 pesos kasama na ihaw mga kalods, at napakasarap pa naman yung mga tilapia rito mga kalods. Old house. Sinihintay ko na lang sila ate dito. Tambay-tambay muna tayo habang naghihintay. Muni-muni muna Alex. Yun na mga kalods, nakaalis na kami dun sa kamag-anak ni ate, at dito naman kami pumunta sa may kapatid ni Kuya. At nung nagarito mga kalods, maluwag yung parking dito sa ano, bahay na walang nakatira. Sayang nga mga kalods yung bahay dito, laki-laki ng bahay. Hindi tinirahan ng mayari, pati mga kasami, pati mga bintana mga kalods, nasisira na. Dami pa ng mga upuan doon sa loob, mga furniture mga kalods. Iwan ko ba, ba't di nila tinirahan to, laki-laki ng bahay, sayang. Talang iba dyan mga kalods, walang mga bahay, hindi kami nga lang din nangungupahan, tapos itong bahay rito laki-laki, walang nakatira, di ba sayang mga kalods. Nakaramihan pala ng mga bahay dito mga kalods sa Bustos, puro mga sinauna, yung mga old what? House nakikita nyo mga kalods sa harapan ko, yun, ulumang bahay din yan, mga sinaunang bahay mga kalods na gawa sa kahoy dito sa Bustos. Karamihan mga bahay ganyan mga kalods, mga sinaunang bahay, hindi nila pinapagiba. Talagang minsan nire-repair-repair na lang nila. At tamang muni-muni nga lang muna tayo dyan mga kalods. Parang makauwi na ito mga kalods. Medyo hapon na. Kali mga kalods, kilado naman tayo. Kilado naman tayo mga kalods. Nakasabot pa sila. Bustos, Bulacan mga kalods. Sa Bustos lang pala tayo. Nervous tayo mga kalods dito sa may Bustos, Bulacan. Sayang din niya mga kalods, medyo malaki yung pinabayad. Sa pagkita tayo sa kailahan, dito matumba ng biyahe ngayon sa kailahan mga kalods. Ang ginagawa kay Matay.
ano dito sa Lias, ako. Nakakaluman ng biyahe, mahirap. Mahirap kumita mga lods. Mahirap talaga na yung transit driver, matuman ng biyahe. Huwag niya, makasyon pa mga lods. Buti na lang na service tayo ngayon. Ito na nga mga kalods, tumawid muna ako, pupunta muna ako doon sa may bahay nila kuya. Tinawag nga pala ako mga lods, magmerenda muna. At yun na nga, pagkatapos ko magmerenda mga lods, kami pa uwi na mga lods. So, pasensyaan nyo na mga kalods yung video natin, nalubat na yung isang kamera natin mga lods. Dito na rin kami pala sa bandang Bukawi, sa may tapat ng Philippine Arena mga lods. At ginagawa rin pala yung kalsada rito, dito sa may right side. Ginagawa rin pala mga kalods, pero maiksi lang naman. Pero saglit lang yun mga kalods, matatapos ka agad yan. Kaya katulad doon sa Lias mga kalods, nako. Buti pa na siyam-siyam bago matatapos. Dito saglit lang yan mga kalods, isang linggo lang yan, tapos makaagad yan, pwede nang daanan ulit. Yun ang mga kalods, tama yung sinabi ko. Nandito na kami sa may Lias, at dito nga pala dumaan sa may Villaruma. Umiikot nga pala tayo mga kalods. At yun na nga, tamang-tama yung sinabi natin na traffic na tayo rito, at hihintayin na naman to mga kalods. At amang selfie-selfie na nga alam mo na tayo rito mga kalods habang naghihintay sa traffic. Little Edsa, nandito nga pala tayo sa Little Edsa ngayon mga kalods. Sabi nila tinatawag nilang Little Edsa tong Lias. Ayun, napaka traffic daw mga kalods, 2 oras bago makabalik. What? At yun na nga mga kalods, nakalusot na tayo sa traffic. Dumating na tayo rito sa bahay nila ate, at nagbababa na nga sila, at nagbababa na rin yung mga gamit. At yun na nga mga kalods, hanggang dito na lang din yung video natin, at maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all mga kalods, at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Maraming salamat sa inyong lahat mga kalods, sa inyong suporta. Bye bye mga kalods, bye bye.